Okay, so guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Classic TV na kung saan isa patuloy po tayo nag-iikot-ikot po dito po sa may Kamaynilaan. So guys, mag-update lang po tayo dito po sa may NLEX SLEX connector. Isa po sa mga project po ng ating mahal na presidente. Isa po nga mega, talagang mega project po ng ating... Okay, so gaya ng binanggit po natin nakarang araw is papasyal po tayo dito sa area po na to. So guys, kung maaalala nyo po at meron po tayong mga video nakaraan, nagtataka ako dahil meron video na meron tayong poste na nasa gilid po doon, no, sa bandang dulo po, sa bandang kanan po sa kabila. Ayun po, dahil hindi ko po napansin, no. So ngayon, nakalagay na yun, may mga nakapatong na sa ibabaw, ayun po, no. Tatagos pala to ng, ayun, tagos na ang papuntang Maynila, ayun. So yan po ang sitwasyon natin, no. Nakita nyo po, guys, ayun, no, kabilaan po yung mga container. Kung makikita nyo po sa may bandang taas, grabe dati nung mga panahon na hindi pa dumarating itong project na to. Guys, ito pong area po na to is napaka-traffic po. Talagang napaka-traffic, antindi po ng traffic sa area po na to dati. Dati yon, pero ngayon hindi na. Dahil meron ng itong project ng North Harbor Link sa pamumuno po ng ating mahal na presidente. So yun po yung sitwasyon po dito, guys, no. So mamaya-maya po isa punta po tayo sa may bandang papunta sa may bahay, papuntang bayan. Or tignan natin kung saan po yung dulo nitong ano na to, dulo nitong itong project po na to, itong North Harbor Link. So guys, tignan niyo, napakaganda, no. Grabe. Sa totoo lang, ito isa taga rito rin po ako sa area po na to. Malapit lang po ako dito, walking distance lang po. At hindi namin akalain na mangyayari po ang ganitong kagandang project or kalaking project. Sa totoo lang po, hindi po talaga namin expect na ganito kaganda tong project na to. Can you imagine, no, napakaganda. Sino ba mag-aakala na magkakaroon dito ng ganyan ng... Ayun, kabilaan sa may taas, sa may taas po ng LRT. Ayun, sa may taas, parang LRT tuloy. Sa may taas po, ayun, may mga container po dun, kabilaan po. So ngayon, pwede rin dumaan yung mga naka-container dito sa may bandang baba. Gawa nga ng i-deliver nila yun, yung mga produkto na yan is dito-dito lang, sa mga Manila area lang or Caloocan area. Pero kung lalabas po ng Caloocan at saka papuntang Valenzuela, so doon po kayo pumunta po sa may taas, doon po sa may sumakay sa ano, doon po kayo gumamit sa may taas para mas mabilis po. So nakabiyahin na ako dyan nakaraang bago mag ECQ mula Valenzuela hanggang dito po sa may amin isa, wala pa hong 15 minutes. Grabe, sa totoo lang napakabilis po ng biyahe ngayon dito sa area po namin na to. So hindi po namin nakalain na talagang darating itong mga pagkakataon na ganito, na napakaganda. So napakaswerte ng mga bagong henerasyon na naabutan pa po nila itong ganitong kagandang project. Tingnan nyo naman. Ayan guys, so dati-dati is napakatindi po ng traffic po dyan. Ayan, oh, diretso na yan, napakatindi po ng traffic. Pero ngayon nakita nyo naman, parang airport na po yung ano, no. Halos parang airport na yung ano, yung lapad nung talagang pinaka-highway niya. So tignan niyo naman, 1, 2, 3, 4. 4 lanes. Pati din po sa kabila is 4 lanes din po. Tapos meron pa po sa taas. Then magkakaroon pa ng ano, no, yung sa gilid, yun sa bandang kaliwa natin na sa taas. Yun po. Yun. Yun po sa may taas na yun is yun po yung nasa gilid po ng papunta po ng ng Maynila. So may way pa po, ah. May iba pa, hindi pa yun. Meron pang isa sa baba. Ayun, no, sa baba. Meron pang isang way. So ibig sabihin, meron pa sa taas, meron pa sa baba. Eh grabe. Ito lang. Ayun, no, mga container. Ayun, mga kargamento na sa taas po. Ayun, mga dami-dami. Ayun, no. Saka nakakita ng ganyan, nakagandang project po ng ating ating mahal na Pangulo. So, ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon isa meron pa rin hindi matanggap ng kanyang yun, no, tignan mo, sabayan pa ng magandang PNR na bagong-bago. Tako, ayun, no. Sayang, hindi natin nakita. Eh guys, nakita niyo naman, PNR, ang ganda, oh. Imagine nyo, no. Bago yung ano, bago tong NLEX LSEC connector na to, tapos dadaan bagong bagon ng ano naman, ng train. Napakaganda naman, guys. Kung dati-dati is
itong area po na to is talagang halos talagang tapunan talaga dati. Kasi lumaki din po ako dito kaya alam po yung story ng lugar po namin eh. Ayun sa taas oh. Tayo banda dun. Tingnan natin. Grabe oh. Okay, so guys, nasa ilalim pa rin po tayo ng itong NLEX connector na to. Grabe yung ano na to. Guys, tignan nyo naman. Ito po yung papunta po ng Maynila. Ito pong nasarapan po natin na ginagawa po sa ngayon. So, hindi pa po siya nadadaanan yata eh. Hindi pa natin makita sa taas eh. So, pero ipapunta po ng Nabotas, Malabon, pwede na po. Ayun po sa may taas, supra. Ganda ng pagkakagawan tong ano na to. Itong proyekto na to. Nung dating hindi nagawa, is ngayon po is nagawa na po. So, guys, napakaswerte po ng mga nakatira po dito. Isa na po kami doon. Isa na po kami. Then ito may mga ito nasa taas ito. Hindi po natin alam kung ano po itong nasa taas ito. No? Itong nasa harapan po natin ito na isang malapad na to. So yung iba sa dadaanan pa ho, papunta na po ng Road 10. Tsaka papunta po ng Valenzuela. Okay, so guru guys, hanggang dito lang po na tayo at patuloy po tayo nag-update dito po sa may kaganapan po dito po sa may NLEX SLEX connector. At punta naman po tayo ng Blooming Trail. So, nag-update lang po tayo guys. Today is August 11, 2021. So, ngayong araw is panglimang araw po ng ECQ po natin. So, sa ngayon po is ito po ang sitwasyon po ng traffic po natin ngayon guys. Nasa ilalim po tayo ngayon ng dito po sa may project ng ating mahal na presidente na North Harbor Link. Ito po yung isa sa mga project po ng build program po ng ng ating mahal na Pangulo. So, ito po yung sa NLEX papunta po ng Road 10. Yan, pag dinirecho nyo po yan is papunta po ng Road 10. Pero ito po is tutumbok po ito sa Balibab. Didiretso po ito ng Valenzuela. Then, kung nyo mapapansin po doon, ayun po, insinum po natin is yung connecting is papunta naman po ng SLEX papuntang Maynila po. So, yun po yung dugtong po niyan is sa meron na pong ginagawa sa may bandang Blooming Trail. Yan. So, susunod na araw po is papasyalan po natin sa may bandang Blooming Trail. So, guys, kung niyo po nakikita sa may taas na may mga dumadaan po, na may mga dumadaan na po mga container na kung saan is nagpapaluwag po ng traffic po rito. Yan. So, konting kwentuhan lang po muna. So, guys, alam niyo po ba dati, dito sa lugar na to is napaka-traffic po yung tong area po na to. Yan. Mga gantong oras, ang traffic po dito ay talagang napakahaba na. Dahil sa gawa ng mga malaking, tulad yung malaking truck na dumaan, no? So, yan. Kabilaan po yung malaking truck na dumadaan dito. Sa area po na to. So, dahil gawa nga ng nagkaroon na po tayo ng yun po, yung mga sa truck sa taas, no? May mga boundary po na may mga truck po na dumadaan po na sa may taas. So, yun po is galing po sa mga Valenzuela. Yun po, makikita nyo po yun. Yun, nasa taas, oh, yun. So, ayun po yung mga galing po ng NLEX na dumidiretso na po sa may Road 10. Pababa po yun, papunta pong Road 10. Then, ito pong sa kabila naman, no, is papunta naman po doon sa may bababa po ng Road 10. Pwede rin pong bumaba, pag dinidiretso nyo po ito, pwede rin pong bumaba sa may bandang bayan. Doon po yun. Papuntang Malabon. So, yun. So, pag dinirecho nyo po itong way po na to,
is diretso po yan ng road 10. So, yan po. Ito po yung pinakamagandang nangyari po dito sa May C3, no? Na kung saan isa lumuwag po yung kalsadahan. So guys, dati po is talagang napaka-traffic po dito. Itong area po na to. Kaya lang isa, ang medyo nakakalungkot lang din po dito is marami po talagang nawalan ng bahay. So tulad po nito. Yan, itong malaking ano na to, building na to. Then itong ambassador. Yan. Papaklasin din po yan. So yan po, no. So dahil dito ay sa marami pong bahay na tinamaan po, no, sa proyekto na to. Pero marami din naman natulungan gawa nga ng ano, no, gawa nga ng lumuwag po yung traffic dito sa area po na to. So maya-maya is punta po tayo doon para ipakita ko po sa inyo kung ano po yung sitwasyon na ginagawa nila doon. Kung ano po yung kasi kanina doon is may nakita ko may nag-welding-welding, no. Din ito kung minsan yung mat nakikita sa taas. Sa taas, ito po. Ang sabi po nila is yan daw po isa mga dadaanan po ng mga light vehicle. Yun po yung sabi nila, kasi wala pa naman pong ano. So dito naman, dito po sa medyo private ano po kasi ito eh. Kaya yung iba po kasi is medyo nagkakaroon ng konting ano dito na pag nagtanong po kami, wala pong sumasagot. Pero yung iba sumasagot naman. Gawa nga ng siguro dahil pina-private nila yung paggawa dito. No? Pero sa ibang proyekto naman, pinapakita naman nila. Eh. Siguro natsambahan lang ako na napagtanungan ko is medyo hindi ganun kaano. Siguro baka wala sa mood. So sinasita ako pero hindi niya alam isa taga rito din pala ako. O nga pala guys, isa kaya ko po nakikwento sa inyo to, isa taga dito lang din po ako sa area po na to. Kaya kahit araw-araw tayo magano dito mag-video, okay lang. Hindi katulad yung mga tropa nakikita ko sila rito, yung mga vlogger ng Maynila, nakikita ko sila rito. Kasi isa po ito sa mga ano, no, isa po ito sa mga mega structure ng pinakamalaki sa mga dambuhalang proyekto ng ating mahal na pangulo. Kasi po ito po isa talagang proyekto na akala mo eh hindi magagawa. Ito po ang project na to. Dati po kasi guys, nabalita na po itong area po na to, nagagawin nga daw yung kalsada at magkakatibagan ng bahay. So magkakabaklasan. So yung iba isa hindi rin naniwala. Pati kami hindi kami naniwala kasi imposible. Imposible ka ako sabi namin. Pero nung umupo si Pangulong Duterte, is nangyari lahat. Nangyari po lahat ang ano, ang mga bagay na talagang ito, tulad niyo, no. Ito po, may mga gumagawa po rito, no. Din ito yung drainage. Ganda yung drainage, dati nakaraan talagang bumabaha rito. Eh. Oh. Yan po yung drainage natin na medyo bumaha din nakaraang bagyo kasi nga isa hindi pa po siya fully operation niya. Pero ngayon okay na ho siya. Nag-ano na po. Ginawa na po ng ating mga taga-NLEX. So lahat na po ng tubig, hindi na po siya gigilid po sa pababa. Kasi may mga bahayan po ito. Mga kabahayan po sa baba nito. Ayan po. Oh. Mga kabahayan. Then, siyempre, pag umulan man malakas, yung tubig po galing sa taas is bababa po sa mga kabahayan dito. Kaya pagmumula naman po ng pagbaha sa baba. Pero sa ngayon po is hindi na dahil meron siyang drainage. Yan po. So medyo yung camera natin, oh, daan tayo rito. Ayan po yung mga bahay po na hindi nakaligtas. Yan, muntik na po kami. Ayan o, sa gilid lang po kami. Yan. So nakapakalaking tulong po nitong project na to. Sa totoo lang po, dahil taga rito po ako, ramdam ko kung gaano kaganda itong project na to. So
So salamat sa ating mahal at mahal na Pangulo at napagawa niya po itong project na to. So alam nyo guys, malaking kwento po ito pong City Road.